So, byte pair encoding tokenization or BPE tokenization. Ito yung ginagamit sa TikTok. No? Ito yung ginagamit sa TikTok na isang algorithm whether for yung pag-purchase ng gifts o mag-transaction ng business. Ito yung ginagamit na form of tokenization sa TikTok. So, basically, ano lang siya? Kino-compare mo lang yung bytes and then kino-compute niya yung base ng word pagkatapos. So basically, yun lang siya. Hindi na natin i-elaborate kasi para maintindihan din ang karamihan. So kaya nga tinawag na byte pair encoding eh. Kumbaga, meron siyang ka-pair. Kailangan may ka-pair siya na ini-encode separately and then i-combine. So, pag sinabi kasing tokenization, yun yung ginagawa mong token, yung isang characters o string of characters. No? So, yun yung isa sa mga bagay na nagpapagana dito sa social media platform na TikTok. Na basically, na yung mga nagti-TikTok, hindi naman necessarily nila alam. Kasi itong BPE, ginagamit din ito sa cryptocurrency. Okay? Basically, ito'y ginagamit sa cryptocurrency. Pero, pag nag-monetize ka sa TikTok, o ang negosyo mo is through TikTok, pinag-aaralan mo rin itong ganitong mga bagay. But it is basically for us, IT people, na sana ma-share. Yun lang naman yun. No? So, an algorithm pala siya, no? For text, and then, inopen siya for GPT. Dinevelop siya ng OpenAI. So, ibig sabihin, ginagamit siya ng OpenAI to decode certain text initially. And then, na-develop lang further ito kung paano na siya ginagamit ngayon. So, mag-ano pa tayo further dito. I-ano lang muna natin yung mga nag-ano sa TikTok para at least kahit paano may alam tayo. So, yun lang po.